at hindi ine-emphasize ng media dyan na patuloy na hindi effective ang mga bayarang vlogger ni Tambi. Diba? Di umano. Di pa ako tapos, may di umano yun. Diba? Ibig sabihin lamang po nun, eh talaga nga namang wa-effect. Kaya kung ako sa iyo, Tambi, ito lang, ito lang naman sinasabi ko, ha? Michael Suwan, maraming salamat. Pambiling itlog, banat bay, kasi mahal ang bigas. Uy, LDS supporter kami dito from, ano yan? Switzerland ba yan? Sorry, hindi ko alam, o Red Cross yan. Hindi ko alam, may pasensya na, ha? Michelle Suwan, maraming salamat, ha? Basta babanggitin nyo kung saan LDS kayo, ha? Hindi, ito, ha, mga kaibigan, napakalinaw po ito. Ito isang bagay na hindi nila kayang pasinungalingan. Ngayon, kung ako talaga kay Romualdez, ang suggestion ko, si Santi niya na si Bungal. Gago! Kasi walang silbi si Bungal sa inyo. Bakit? Panay Chupanga lang alam nun eh. Huh? Bakit? Kinakat kong pa yung dapat sa ibang vlogger. Hindi totoo, balita ko nga ngayon eh, hindi nila binayaran yung huling vlogger na hinire nila eh. Ganong kagago yan si Bungal. Gago! Hindi totoo po ah, wala akong biro, ganun nung siya ka loko-loko, pati kasama niya, tinatalo niya. Hindi, alam mo talaga, ito ah, walang biro, kasi ang mga ganyang klaseng tao, kaya kumakat kong yan. Pandagdag pa sa chupageti nila yan. Kailangan nila ng chupageti. Gago! Mga ano po yan eh. Yan yung mga tipo ng taong hindi mabubuhay nang walang hotdog sa tabi. Kaya, alam mo naman, paano makakakuha ng hotdog yan? Wala naman magkukusa dyan. Gago! Ngipin pa lang yung sabit-sabit na sa mga... sa itlog yun, pag kumain eh. Totoo. Kaya... Gago! Wala pong papatol doon ng hindi binayaran. Tama po ba, Dan Loasala? Kaya ang gagawin niyan, maghahanap yan ng, alam mo na, yun. Ng pagkakakitaan, kaya kakat ko ngayon kahit yung mga kasamahan. Oh, mali ka ba, not ba? Effective yung style nila paninira, yan tuloy sampal sa kanila yung trash, ha? You're being satire. Hindi. Totoo naman po yun eh. Alam mo, wa-ipek. Tapos, kukuha pa sila. Meron naman dun isa mukhang libagin. Hindi, totoo, di ba? Yung isa, Bungal. Yung isa naman, parang di naliligo. Di ba? Ang kapal ng mukha, pasando-sando pa. Okay lang naman magsando ka kung kasi laki mo si Boss Dada. Kita mo yung ganda ng katawan, yung mga muscles niya, yung kanyang shoulders. Oh, 'di ba? Pag may mga ganun, tas may mga ano 'yun, 'di ba? Oh, kung kasing pangit mo si yung gago na 'yun, ganun kakadumi tignan, tas pasando-sando ka pa. Tas may mga suot-suot ka pang ginto. Hindi naman bagay. Alam mo, ewan ko talaga sa mga Pilipino, no? Talagang gaya ng gaya doon sa mga nasa ibang bansa, no? Hindi ko alam yung mga hip-hopper, huwag na kayong gumaya. Gago! Alam nyo kung bakit? Kasi pag kayo nagsuot na parang katulad ng mga hip-hopper sa ibang bansa, sa Amerika halimbawa, sa kanila hindi mukhang jologs. Sa atin mukhang magsisimbang gabi ka. Di ba? Oh. Gago! Kaya hindi ho bagay, tas baginto ka, peke naman. Wag na ho kayong magano, ha? Wag na po kayong mag-pretend. Hindi kasi tinamapansinin mo, bakit yung mga Koreano, bakit sila pumatok yung K-pop industry? Hindi ho kasi sila nagfi-feeling, yo, what's up, nga? What's up, ingang? Hindi sila feeling eh. Nagkaroon sila ng sariling identity nila. Na ganito kami, kahit hip-hopper kami, kahit ano, ganito yung identity namin. Hindi kami gumaya dun sa iba.
Elian Orsini, maraming salamat. Di sa Pilipinas, yung mga hip-hopper natin, gaya ng gaya. Busit na busit ako eh. Pati ngipin, pinalagyan ng gold. Hindi mukhang, ano eh, mukhang tinga. Hindi, walang biro ah, yung mga hip-hopper natin na nagpalagay ng gold tsaka silver sa ngipin. Ano yan, upos ng sigarilyo? Eh, nilagay nyo dyan? Parang ganun ang dating eh. Di ba? Yung mga ginto-ginto, ano ba yan? Tinga ba yan? Ano yung kakakapi mo? Kaya nagdilaw? Hindi, sorry ah, pero nakakaano eh. Hindi bagay eh. Oh, tapos yung medyo hawig ni Jay Guevara na hinair ni, ano, ni Budanding. Di ba? Si Budanding, kilala niyo yun. Oh, alam, kilala niyo na yun. Yung si Budanding, di ba, nag-hire ng isang mukhang geolog dyan sa San Pablo. Akala mo naman, marami siya nagpapaniwala. Tapos, hihirit siya, mali-mali pa yung facts niya. Akala naman nila, maniniwala. Oh, buti na lang din talaga, eh, may mga nambabara sa ano, di ba, sa mga flip-top na yan. Oh, kaya, anyway, mali ka, banat ba, original yan si hindi original si Bungal. Hindi original yan. Sinasabi lang niyang original siya, pero ano yan, yan pong si Bungal, kilala po yan sa industriya na ACDC. Yan ang kilala, walang gumagalang dyan. Sandali. Kaya lang po yan, ano, yan, kaya lang po yan na inaano ng iba, yung mga ano, kasi nga po, ayaw nilang mabastos niyan. Kaya naman po ganyan yan na parang kinukuha-kuha. Pero hindi ho yan dahil sa matalino o magaling. Hindi, ayaw lang nila kasing nababasto sila. Eh, alam mo naman ang gara pala ng kabastusan niyang walang yang Bungal na yan eh. Binabati natin dito sila, ano ha? Master Judea, si Spencer nandito, si Boss Dada, si ano, si Jay Guevara, yung ating kasamaan sa Backstreet Boys, ha? Ayan. Plano namin magtayo ng ano yun, ng boy group eh. It's either Backstreet Boys o kaya Menudo. Alam niyo yung Menudo? If you were here by my side. Hindi niyo alam yun eh, no? Masyado pa kasi kayong matatanda eh. Bago lang yun, Menudo. Anong next? So ayan na nga po yung tungkol po sa approval rating ni VP Sara Duterte. Okay. Ito pa. Pakinggan pa natin si VP Sara Duterte. Oh, Spencer, Menudo, tayo. Ha? Pag nagpunta kayo dito, kantahin natin yung kanta nila. Si Ricky Martin yung isa doon. Oo nga eh. Ngayon hindi na siya Ricky Martin. Ano na siya? Roxanne Martinez. Ayan, iba na siya ngayon. Talay natin. SB19 na naabutan. Uy, grabe ka, Garski. Umayos ka nga dyan. Sabi ni Boss Dada, matanda ka na daw.